Mga bossing, ito na yung actual conversion natin ng stator coil ng motor from half wave system na gawin nating full wave. Itong stator coil na i-convert ko ay galing sa wave100 alpha. So una, kalasin nyo na rin yung stator coil sa crankcase na inyong motor. Dito sa stator na to, meron tayong apat na wire. Ayan yung color nya. Ito yung para sa primary, para sa pulser. At ito yung dalawang output sa papuntang rectifier. So para mas masundan nyo, ito nga pala yung diagram. So ayan. Andali, inalapit ko lang. Yung isang point nya, nakakunik sa ground. Yan, isang point ng stator na to. So, dito yun siya. Tapos, nag-turns ng coils. 1, 2, 3, 4. Itong pang-apat, meron niya siyang ditong top. Tapos, isang coil na naman. Tapos, meron naman siyang ito na yung output niya. Dito, may nakatap dito, output din. So, itong output dito, na nakatap is yellow wire. Itong sa dulo, na nakatap dyan is white wire. So, ito ang kailangan nating hanapin, itong yellow. So, para mahanap natin yung dito, dahil ganyan na nga, iba na yung kulay, naging kulay brown na siya. Dalawang wire yan. So, kailangan natin gumamit ng tester. So, sa tester, pwede tayong gumamit ng analog tester o digital tester para mahanap natin. Pwede rin yung battery. So, at pwede rin yung ito, power supply na 12 volts. So, kung wala kayong tester, analog tester o digital, battery pwede na. So, same as dito na rin yan siya, parehas na lang yan siya sa aking gagamitin ngayon. So, meron akong 12 volt supply dito. Then, kailangan nyo rin ng bulb. Yan. Alamin natin ngayon kung nasaan yung yellow dito na wire. So, ito. Ito yung yellow wire. Hanapin natin yung dulo nya. So, ang gagawin natin ngayon, i-disconnect muna natin yung isang piraso. Tapos, gagamitin natin ng tester. So, subukan kong i-disconnect tong isang piraso na to na wire para malaman natin yung kanyang color. Ayan. Ilalagay ko ngayon yung pinaka-negative part dito sa dulo na, sa dulo ng wire na ito. So, negative part yan ng supply natin na 12 volts. And then, dito sa kabila, itong sa dulo ng ating bulb. Ayan. Kukunik ko dito. Saan siya? Dito sa positive. So, yan siya. Kukunect siya dito sa positive ng galing supply to sa ating 12 volt supply. Yung isang dulo, yun ang itatap natin dito, hahanapin natin kung nasaan yung kung anong wire yung naka-connecta dyan. Hahanap lang natin dito. So, tatapat-tapat natin ng ganyan. Yan, wala, hindi umilaw sa yellow. O, dito siya umilaw. So, ibig sabihin, yung linya na tinanggal ko kanina is sa white. Kasi white siya umilaw. So, hindi yan yung hinahanap natin. Hindi yan yung wire. So, ang gagawin ko naman ngayon is i-disconnect ko ulit yung isang wire. Ito na isang wire na dinisconnect ko. Medyo maiksi siya. Ayan.
Yung negative supply, negative param supply na 12 volts, ilalagay ko ngayon sa dulo. Ang tinanggal ko, dinisconnect ko ng wire. At simple lang yan. Ihanap ko lang dito. Yan, hindi umilaw. So, kung saan siya umilaw, yun na. Yun na yung nakakonnect sa kanya. So, itong yellow, dito siya. Sa pangalawang tinanggal ko ng wire. Doon siya umilaw. So, ganun lang kasimple yung maghanap kung saan wire yun nakakonnect dyan. So, sa ating diagram, so, ang mangyayari dito, itong part na to ng wire, i-disconnect na natin to. So, hindi na natin siya i-connect dyan. Puputulin na natin yan. Tapos, kukunik natin sa kabilang dulo. So, ito, para mahanap natin to kung nasaan ito. So, madali lang yan. So, hanapin natin yung isang dulo na nakatap sa ground. Ito na yun siya. So, makita nyo, nandyan siya. Nakatap. So, yung gagawin natin, itong wire na tinisconnect ko, ikukunik natin dito. So, puputulin na naman to yung linya nito. Tatanggalin natin sa ground. So, disconnect natin sa ground yan. Ito na ngayon yung isang dulo na tinanggal ko dito sa body ground niya na nakatap dito sa ground. Metal part na to. So ngayon, lalagyan lang ng wire papunta dyan. So ngayon, paggapangan ng wire. O, pag ganito, galing dito sa part sa yellow wire. Ganyan ng wire pag ganyan. Punta sa kabilang dulo. Yan, ganyan lang. Kukunik dyan. Kukunik rin dito. Itong dulo ng wire na galing sa yellow wire, eh medyo balatan nyo ng konti para may pagkakapitan yung ilalagay na wire. At ito, gasgasin nyo rin yung dulo nya o lihain ninyo para kumapit dyan yung lead. Yung ilalagay na lead. Dahil meron yan siyang pinakabalot, tinatawag na pinaka-insulator nya rin kasi magnetic wire yan. So, tapos, yung wire natin. So, ganito siya. Kukunik lang ng ganyan. Mas maganda kung ipulupot ng konti. Ayan. Para mas matibay siya. Ayan, tapos kung merong kayong tawag doon. Tulad nito yung heating tube, tawag dito. Itong tube na to, yung iniinit siya. Pwede rin kayong gumamit. Ilalagay niyo diyan. O kaya naman ng electric tape. 'Yun nga lang yung electric tape kapag katagalan lumulutong o kaya naman nakakalas. So, okay lang siya kung lumutong sa loob. Huwag lang makalas. Ngayon, para hindi makalas, gamitan nyo ng cable tie. Ganito. Gamitan nyo ng cable tie yung trick tape. So, next, sihinang na natin. Ayan. So, una, iinitin nyo muna yung wire. Pagkatapos, lalagyan nyo ng lead. Ayan, para kumapit siya.
kailangan buong buo yung hinang niya. Medyo matutunaw yan ng konti dahil sa init yung wire nya, yung pinaka to insulator yan. Okay na siya. So kailangan hindi mapuputol yan. So pwede natin balutan ito. So mas maganda nga yung heating tube. So wala tayo nyon, electric tape na lang ang gamitin ko. Ganito lang yung simpleng paglalagay. So kailangan ng cable tie dyan. Yung electric tape yung inyong gagamitin. So medyo pangit nga lang siya tingnan kasi may cable tie, pero safe yan na hindi makakalas yung kanyang electric tape. Tapos yung sandulo, kukunik nyo yan sa isa, sa sandulo ng coil. Tapos hinang natin ng ganyan. So ganyan na siya. So sigurado din natin na kumapit yung lid. Hinang ko lang itong so ayan na siya. So ang kagandahan nito, kung meron kayong yung tube, heating tube na yun na nilalagay, yung ganito, so malalagyan ito. Ngayon hindi na malalagyan ng electric tape yan. Ito ang nalagyan. Ito lang part na to. Lalagyan ko na lang siya ng silicone. To gasket. Sa regulator, kailangan rin kayo ng full wave na regulator. So either 4 wire yan siya or yung 5 wire. So sa 4 wire, green, yellow, pink, saka red. So meron kayong isang output. Sa 5 wire, bali yung isa nyan, limbawa, black,
ganun pa rin yan siya, condemn, magiging isang output pa rin. So itong regulator na ito is double output ito siya. So yung kuryente na output papuntang battery ay nahati. Kukunan niya pa ng puntang headlight. So pinaghahatian nila yung supply. Although full wave siya, double output nga lang to. So kayo na rin maghahanap ng regulator ninyo. So maraming klase ng regulator na pang full wave at single output. So either na pang GY6 yan o from sabihin natin sa mga iba pang brand na mayroong full wave type. O GY6 kasi yung madalas o karamihan, kadalasan GY6. GY6 type siya. So yun, yung susunod naman ngayon, yung actual na testing natin. Ito na guys yung final testing ng ating conversion. Ito ang full wave system na stator coil. Ilalagay ko na lang siya dito sa casing nyo. Yan, bansamantala ito munang makina yung gagamitin ko. So makina ng rakal ito. So yung makina ng chassis kailangan pa ng restoration niya sa wave. Ayan. So mga future videos na yun. Kailangan ko magpalit ng magneto para compatible din siya dito sa stator ng wave. So hindi pwede yung magneto nito. So para may testing natin, ito yung gagamitin natin. Kailangan ko munang kalasin ito. Yung dahil lang kasi kaya hindi siya mag-compatible dito sa coil na ito ng wave. Meron siyang 6 coil. Itong stack ng rakal, meron siyang 8 coils. So, kasama yung primary 8 coils yan siya. So, bali yung forma kasi na magneto niyan. Ayan o. Bali kung ilan yung bilang ng coils, yun din yung bilang ng magneto. Yan siya. Tatapat-tapat siya. Kaya pag itong gagamitin, ang gagana lang yung primary coil. Pero yung sa lighting coil, charging coil, hindi gagana. Kasi hindi siya compatible. Kaya ito yung lalagay ko. So ngayon ito na. Lagyan na lang natin yan. So sa stack regulator nito, gumagamit siya ng double output para sa charging at saka para sa lighting, sa headlight. So full wave rin to siya pero double output. At hindi ito yung gagamitin natin. Ito. Ayan. Merong single output. Bali yan. Yan yung kailangan ng bot contact nito. Para ma-regulate yung kanyang kuryente. Hindi ko muna siya ipipermanente. By color.
Then ito. May color din yan siya. So, pansamantala. Para matesting natin. Digital. Sa analog. 10 volts. 50. Yun yung mga connections dito sa regulator rectifier. Mas maganda kung ihinang tapos babalutan ng electric tape o kaya ng shrink tube. So mas maganda yung ganun. So yun lang.